Hey guys, it's me again. So, narinig ko yung talakayan naman natin to kay Judy Ann Santos. So, Miss Juday, very well said. Sobrang very well said. Kasi salamat sa pagbabasa ng mga sinabi. Actually, idol ko to si Juday. Kaso lang, kapamilya siya. Kapamilya siya. Wala tayong magagawa. At tama din naman si Judy Ann. Napakahinahon ang sinasabi ni Judy Ann. Sana lahat ng artista tulad ni Judy Ann. Diba? Totoo naman. Sana hindi umabot na pinasara si ABS-CBN in time of COVID-19. Pero hindi natin pwedeng idahilan ang COVID-19 para hindi kayo maipasara. For more than 4 years long, hindi nyo inasikaso yan. Sabi ni Judy Ann, kayang sagutin ng grade 2. Bakit ganun yung mga ano nyo? Bakit ganun ba yung comparing nyo? Si Kim Chu kinukumpare sa classroom. Kayo naman sa grade 2. May gulay. Hindi kayang sagutin yun ng grade 2. Hindi kayang sagutin ng grade 2 kung bakit nagsara kayo. Kayo nga, hindi nyo alam kung bakit kayo nagsara eh. Diba? Hindi nyo alam kasi iba yung finid sa utak nyo sa mga nalalaman nyo. Hindi naman dapat porket COVID-19 ngayon, ipag walang bahala o isang tabi yung ginawang panluloko ng ABS-CBN. Ayun. So, ibig sabihin, kung walang COVID pala ngayon, kung pwede silang ipasara. Pero pag may COVID, hindi po pwede. Paano pag hindi umalis yung COVID na yan sa bansa? Paano may COVID forever? Paano kung si COVID-19 parang lagnat na lang na nandyan? So forever na kayong hindi magsasara, ganon. Hanggang kailan ipagliliban yung mga ganong bagay? Diba? Pero okay si okay si Judy Ann. Kung ako sa inyo, si Coco Martin tsaka Kim Chu, sana bago kayo nagsalita, pati yan si Agot Isidro, sinulat nyo muna para wala kayong mali. Para kayo hindi uutal-utal, tapos pagdating ng panahon, pagsisisihan nyo yung mga sinasabi nyo. Diba? Dapat humingi muna kayo ng kodiko nyo bago kayo magsalita. Kasi, ang dami nyong nag-iidolong mga bata, diba? Pero, daig kayo nila, Robin Padilla, yung mga matatagal na talaga, yung sobrang tatagal na, Judy Ann Santos, kayo ngayon, halos ngayon-ngayon lang kayo eh. Ngayon-ngayon lang kayo nagsisikat, nagkaganyan pa kayo. Diba? Kailan natin ipapatubad yung batas? Pag wala ng kalamidad, kailan ba nawala yan? Pagtapos yan, may bagyo pa. Diba? Baka sabihin nyo naman, may bagyo ngayon. Huwag muna pasara yung ABS. Saka na. Magpapalit tayo ng Pangulo ngayon. Huwag natin ipasara yung ABS. Saka na. Kaya lumalaki yung ulo ng mga taong masasama ang ugali. Lumalaki yung ulo ng mga taong walang iya, mga balasubas. Kasi pinagpapaliban natin yung batas. Saka na hanggang sa makalimutan na. Imagine, hindi pa kayo handa. Diba? Walang may kasalanan kung bakit nagsara ang ABS kung hindi mismo ang mga may-ari. No? Para kayong mas affected kaysa sa may-ari. May-ari nga, hindi nagwawala. Coco Martin. Diba? Pero kayo, kung makapagwala, kala nyo, talagang bukas walang kakainin. Hindi kayo makapaghinahon. Na para lumalabas yung mga ugali nyo eh. Dapat talaga bago bumalik ang ABS, i-vripping muna lahat ng talent nila. Para
i-seminar muna ng bonggang-bongga, pag-aralin muna ng mabuti. Kasi walang modo, halos yung nakasikat. Dahil ka pa ni Vice Ganda, ngayon si Vice Ganda hindi nagsasalita eh. Robin Padilla, sino pa ba? Sino pa ba itong isa na nagsalita na mahinahon? Diba? Kayo, alam mo, sa sobrang tagal ng sa sobrang tagal ng probinsyano, yung ugali-ugali ng mga, ng pinapakita nyo sa TV, yung mga gera, yung mga bugbugan, yung mga patayan, na-absorb nyo lahat yung pag-uugali. Diba? Kaya, ganyan kayo. Daig na daig kayo ni Judy Ann. Wala, alam mo, wala naman ang babash sa inyo. Wala nang babash. Kung hindi kayo magsasalita ng pangit. Diba? Ang kaya napaghahalataan yung mga sinasabi nila na wala kayong pinag-aralan. Ganoon. Diba? Talagang nadadaig kayo ng mga may-ari na hindi nagsasalita ng masama sa harap. Siguro nagmumurahan sila, galit na galit sila pagdating nila sa bahay, pagdating nila sa mga meeting nila, pero never sila nagsalita sa harap. Hindi sila nag-post ng kung ano-ano tapos buburahin nila. Diba? Kayo mga artista, ano eh, para kayong walang pinangangalaga ang pangalan. Basta lang post, pagkatapos mamaya, pag napag-isipan, ay mali ako, ay nabash ako. Sa kanyo, ang tawag dito, buburahin. Dapat hindi ganun. Dapat pinag-iisipan nyo. Hindi nyo si Judy Ann, pinag-isipan niya yung sinabi niya, sinulat niya, di ba? Dapat ganun. Para wala kayo nasasabing masama, para hindi nagiging masama yung image nyo. Eh, best actor, best actress kayo eh. O, katulad yan. Ganyan yung ginawa nyo. Anong naging reaksyon ng netizen, naging reaksyon namin, diba? Siyempre, sawsawera din kami. O, may naghahanap na sa inyo dun sa APS. Diba? Ganun. Kaya dapat pag-isipan natin. Think before you click. Eh, para kayong mga anak ni Lindsay Lawan. Diba? Kung ano-ano pinagsasabi, hindi naman alam kung ano yung punto. Tapos pag natauhan na, ay, mali pala ako. Ganun. Hindi nyo na mababawi na copy-paste na ng iba. Diba? Yun lang para sa akin. The best pa rin si Judy Ann, si Robin Padilla magsisalita. Meron pang isang artista yung galing Starstruck na lumipat sa inyo. Yung kapatid ni Jesse Zaragoza ata yun? Jesse Zaragoza ba? Yun. Si Christine Reyes, yun, idol yun. Ang ganda din ang mga sinabi niya. Dapat ganun. Diba? Dapat manghingi, nakakaawa ka pa naman sana eh. Coco, tsaka, dahil wala na kayong trabaho. Pero mas nakakaawa yung mga janitor nyo, mga tagalinis nyo, mga staff nyo. Dapat sila nga yung magalit eh. Diba? Yun lang. Yun lang yung para sa akin. The best si Judy Ann. Robin Padilla, di ba? Christine Reyes. Pero yung Agot Isidro, si Agot tumanda sa camera, ganun pa rin umasta. Di ba? Coco Martin, hanggang sa naging producer ka na, ano ba yan? Kung ano ka man, ganyan yung ugali mo. Ito naman si itong isang babaeng nag-aalalo-lolo na yan. Diba? Mga walang ano eh. Walang mga isip. Tsaka buburahin. Nakakahiya. Nakakahiya sa totoo lang. So, yun lang guys. Maraming salamat sa akin, sa inyong mga pananood, sa akin. Mga video. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe my channel. Please click the tiny bell para sigurado kayo updated sa aking mga video. Bye-bye!